hindi naman magpapahuli sa pagiging maparaan ang kabayan nating si Junie from Dubai. Hi guys, have a nice day and thank you for watching Buhay sa Dubai TV! Si Junie ang tinaguri ang first Filipino vlogger in Dubai ng online news portal sa Middle East na The Filipino Times. Sisa Times! 2009 na dumating si Junie sa Dubai at nagtrabaho sa isang ice cream company. Dito raw niya sinimula ng kanyang vlog. Ito yung aking office. Nakikita nyo rito, ako na rin yung nag-edit ng mga videos na meron ako. Yung unang mga contents ko talaga is ano yung itsura ng bahay na tinitirhan ko, saan ako nag-grocery, saan nakakabili ng baboy. Ang lahat ng content ko are based on my experience. Dahil sumikat na ng husto online si Junie, aba, pati sa GMA Pinoy TV ay napapanood na rin siya. Isa si Junie sa mga host ng hashtag trending Pinoy na ipinalalabas sa Dubai. Guys, ito ang iyong ka-trending na si Junie Sorsano. Ano dapat, i-invite lang ako para isama ako sa isang segment as guest. Pero nung nagsushoot na kami, on that day, hindi pa tapos yung shoot namin, in-offer na nila direkta sa akin na for hosting, kung pwede daw na magtrabaho ako sa kanila. Then sabi ko, why not? Super enjoy yung experience. 2019, iniwan na ni Junie ang corporate world at nagtuloy-tuloy sa pagiging vlogger, TV host, at business entrepreneur na rin. Para magkaroon ako ng visa is to open my business. Kasi if you have your business dito, you have the license, and then I can stay here na. Isang online store na nagbebenta ng limited edition watches ang binuksan ni Junie nito lang January 2020. I plan a business plan na kung saan online, kay Filipino, and kailangan limited edition lang siya, so hindi siya masyadong costly ang operation. 15,000 dirhams daw o halos 200,000 pesos ang naging puhunan ni Junie sa kayako.ph. At kumikita raw siya ng 30,000 dirhams kada buwan o halos 400,000 pesos. Hashtag, sana all Junie! Sarap namang magtrabaho. Kailangan lang i-manage mo yung time mo. Hindi naman ako naniniwala na yung mga taong parang nagkukuratsa talagang ayaw lang magpahinga. No, of course, gusto nyo magpakapagpahinga din. Kaya lang, ako kasi ang katuwiran ko, kung kaya mo pa magtrabaho, kahit pa ilang trabaho, kung kaya pa ng katawan mo, okay, you can do that. Sa bawat rakiterong Pinoy, naniniwala ako na may likas na tibay ng loob na hindi matitibag. Para sa mga kapwa ko, OFW, huwag kayong susuko, tibayin nyo lang yung loob ninyo. Pero huwag nyo rin na pababayaan yung sarili nyo. At saan man dako ng mundo kayo naroon, hashtag Proud Pinoy kami para sa inyo. Tayo mga Pilipino, kahit nasa ibang bansa tayo, kaya natin, kung hindi man pumantay, kaya natin umangat sa ibang lahi. Okay, magaling tayo eh.